alam. Tayo lang ata nandito eh. Ikaw naman kasi, tumawag ka sa akin, sabi mo magti-dinner lang tayo. Ano? Wala akong tinawagan, hindi kita tinawagan. Ano? Isa to sa mga pakana ni Alessandro. Tama ako. Tauhan ka ni Tito Alessandro. So ngayon, gusto ko lang malaman mo na kaya ako nandito dahil sa pagtaboy mo sa akin. At gusto kong malaman mo na kahit ano pa man gawin mo, kahit kailan, hindi mo makukuha ang tiwala ko. Kumusta ka na, Lola Alfonsina? Long time no see. Walang hiya ka, Alessandro. Ano bang nagawa ko sa'yo para pati ako ganituhin mo? Itinuring ka namin ang kapamilya ni Graciela. Ang tigas naman kasi ng ulo niya, apu-apuan mo. Kung ako sana yung pinili niya kaysa kay Fabio. Eh, the one big happy family tayo. Bakit hindi mo papatahimikin si Graciela? Matagal na siyang patay. Dahil hindi pa rin pura. Ang sakit ang hindi niya pagpili sa akin. Alam mo ba kung bakit? Wala kang makuha na magmahal sa'yo. Dahil masama kang tao! Magpasensyahan na lang tayo. Kung naiipit kayo sa mga plano ko. Tulad nga na sinabi ninyo, patay na si Graciela. At wala na rin dahilan para magdalawang isip ako kung papatayin ko kayo. Walang iyak, Alessandro. Ayok! Ayok! Katatanggap ko po ng report, Mr. President. Totoo pong mag-ama si Alessandro at si Giancarlo. Kailangan kong makausap agad si Stella. Dinedate na si Giancarlo. Dinasundan ko na po si Giancarlo sa mga agents ko. Nakita po nila na pilit isinasakay ang anak ninyo sa isang sasakyan. Kaya lang sa bilis ng pangyayari, hindi nakuha ang plate number. Ano? Giuseppe! Anong ginagawa mo dito? Hindi sila titigil hanggang hindi nila nakukuha ang password. Walang hiya sila. Patawarin mo ako, iyo. Pininit na ako ni Alessandro na magsinungaling. Ano ba nangyayari? Makakahanap din tayo ng paraan na makatakas rito. Oh. May reunion pala dito. Kumusta ka na, anak? Hindi kita, Ma. Ako ang nakakaalam ng password. Nakikipusap ako sa'yo. Huwag mo sila idamay dito. Tayo ang magtuos. Bakit mo pa hinayaang umabot sa ganito? Dati mo bang binigay sa akin ang password? E de sana, hindi na umabot sa pontong ganito. Hindi ko maibibigay ang password. Mas maraming taong madadamay. Gusto mong magpakabayani? Ganito na lang. Itatanong ko sa'yo kung ano ang password. Kapag mali ang binigay mo, isa-isa ako silang papatayin. Sino kayang uunahin ko? Ito siguro. Sandali! Huwag! Huwag! Huwag sasaktan! Kapag mali ang binigay mo sa akin, papatayin ko silang lahat. Sa harapan mo! Sandali! Ang pagpapakabayani, merong kapalit. Hahayaan mo bang mamatay ang mga mahal mo sa buhay? Sandali! Sandali! Anong nangyari? Bakit nawala sa
paningin niyo ang anak ko. Sir, sabi po kasi ni Ma'am Stella, nasa Loblanda po siya ng ospital. Pinalabas niya po kami kasi po nakakadistorbo daw po kami sa panggagamot niya. Di po namin namalayan na nakalis na pala siya. Mga inutil! Hanapin niyo siya, tapos mag-report kayo sa akin. Agad! Akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Isa lang ang pinunta ko rito, Carmela. Ano yun? Totoo ba yung sinabi mo tungkol sa DNA na kami ni Giancarlo ay mag-ama? Oo, Fabio. Ako mismo ang gumawa nun. Ilang beses kong inulit ang test. Bakit? Sabi ni Lola Alfonsina, si Alessandro raw ang tunay na ama ni Giancarlo. Alam ko ngayon wala kang tiwala sa akin, pero... pero totoo na kayo ni Giancarlo ang mag-ama. Sigurado ako, napakanalang tong lahat ni Alessandro. Ginagamit na si Lola Alfonsina para makuha niya ang password. Ano? Ang password! Pare, huwag mong sasabihin. Alam mo, maraming inosenteng tao ang mamatay. Sylvia! Di ba't kailangan mo patunayan sa akin na mapagkakatiwala ka? Marilim eh. Carlo Carranzo. Nasa kanya ang anak nito. Bakit namang gagawin ni Carranzo yun? Wala pa po siyang demands, Mr. President. Kailangan kausapin ko ng PNP. Kailangan ko ang tulong nila para hanapin ang anak ko. I don't think that's a good idea, sir. Baka lalong lumaki ang gulo pag tumawag kayo ng pulis. Let Neptune handle this. Anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga na lang dito habang nasa panganib ang anak ko? Sige, wag! Wag! Wag mong gagawin yan! Wag! Huwag ka mag-alala sa akin, Giancarlo. Basta huwag mo ibibigyan password. Handa akong mamatay basta may katuturan para sa Pilipinas. Isa! Manahimik ka! Walang ginagawa mo! Itutok mo sa akin yan! Ngayon na! Ngayon na! Isa! Siyempre, huwag tangan mo ko! Pabili na ko siya! Sylvia, ano ba inaantay mo? Sa akin mo yung putin niya! Patok mo na! Isa! Dalawa! Thank you.
Giancarlo ang anak ko. Ha? Imposible mo yung sinasabi niyo. Wala akong rason si Giancarlo para kidnapin ang anak ng presidente. Si Giancarlo ang huling nakasama ng anak ng presidente. Tumawag na siya nakasama niya si Stella. Dahil expertise mo ang hostage taking at kidnapping, sa'yo ko'y pinaubaya ang kasong ito, Fabio. Bakit naman po si Sir Fabio pa? Dahil mortal na kaaway niya ang ama ni Giancarlo, si Alessandro. Wala akong pakialam kung paano niyo gagawin. Kailangan maligtas ang anak ko. At kung kailangan patayin si Giancarlo at saka si Alessandro para maligtas ang anak ko, gawin niyo. Shoot to kill ang order ko sa dalawa. Tulungan kita mag-isip. Bilang kita. Isa. Pinaglalaban mo, Giancarlo. Alam ko na buhay ng maraming taong magiging kapalit ng buhay ko. Payag na ako. Handa na akong mamatay. Wala na rin lang ang apo ko. Huwag mong sasabihin sa kanyang password, Giancarlo. Dalawa. Sir, bago tayo mag-order ng shoot to kill, sir, bakit hindi mo na natin pag-aralan ng lahat? With all due respect, sir, kilala ko si Giancarlo. Hindi niya magagawa to. Nakabinit na sa kamatayan yung anak ko. Gusto mong mag-reconsider pa ako? Ano ba, Casimir? Hindi pa ba sapat yung tawag ni Giancarlo na hawak niya ang anak ko? Tuloy ang aking order. Shoot to kill kung kailangan. Basta ibalik ninyo na ligtas ang anak ko. Kung kailangan patayin si Giancarlo, asensya na lang. Kagad natin to. Ano pong gagawin natin? Kailangan natin makasiguro kung si Giancarlo talaga may pakananon o bakit niya ginawa yon. Nakita ko mismo na dinala ni Giancarlo si Stella. Isinakay niya sa kotse si Stella. Yun na ang huling beses na nakita si Stella. Pero hindi dapat yun. Alam mo, sigurado akong napilitan na siyang gawin yun eh. Isa pa, wala naman siyang mapapala kung kidnapin niya si Stella. Salamat sa Diyos at buhay ka. Maraming tugong nawala sa kanya. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Oh, Guiseppe, apo ko. Apo ko, Diyos ko. Ano ngayon po ang aking
masamang balak si Giancarlo sa anak ng presidente. Bakit niya naman nire-research ang profile nito? Ano? Ito. Tingnan niyo. Lahat ng tungkol kay Stella, nandito. Bakit niya naman gagawin yun? Maliban na lang kung may balak si Giancarlo kay Stella. Hindi ba kumpirmado na si Giancarlo ang kumidnap kay Stella? Ano, Miss Vidal? Alain mo ba naman? Binaliktad lang na pangalan ng prinsesa yung password. Huwag tayo masyado magpakasiguro. Baka mali na naman ang binigay sa'yo. Hawak ko ang dalawang buhay na mahalaga kay Giancarlo. Pag pumalpak yun, papatayin ko silang dalawa. Kailangan pahinga. Stella, kamusta siya? Madaming dugo ang nawala sa kanya. Di ko alam kung may damaged artery siya kasi pataginid yung tama ng bala eh. Kaya hindi masyado malalim. Pero kailangan pa rin natin siyang dalhin sa ospital. Mabuti na nga lang hindi tinamaan ang puso niya. Paano nangyari yun? Isa si Sylvia sa mga sharpshooter ng Neptune. Sinadya ni Sylvia na hindi tamaan si Giuseppe. Kinuha niya yun para sa'yo. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan na kahit anong gawin niya, hindi niya maibabalik kung ano man ang meron namin dati. Lola, may hairpin po kayo. Mag-ingat pa rin tayo. Hindi ako naniniwalang totoo ang binibintang nila kay Giancarlo. Malakas ang kutob ko, si Alessandro may pakananan lahat na yan. Bakit naman? Tinawagan ko si Lola Alfonsina. Hindi sila sumasagot. So, parang susunod na maaring hawak ni Alessandro si Lola Alfonsina Giuseppe. Kaya naman napilitan to si Giancarlo na kita pa si Stella. Hindi malayong mangyari. Dahil kilala ko si Alessandro, hindi titigil yan hanggat hindi nakukuha niya ang password kay Giancarlo. Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Gusto ko lang magpaliwanag kanina. Maliwanag naman yung ginawa mo. Sinuway mo ang utos ko. Pasensya ka na, pero hindi ibig sabihin na wala na akong loyalty sa'yo. Naduwag lang talaga ako. Silipin mo nga si Nathan. Na pong kinakatakutan ko. Iligtas niyo po si Giancarlo sa kapahamakan. Alam ko po na isa lang to sa mga pagsubok niyo sa amin. Tulungan niyo po kami malampasan to. Bigyan niyo po ako ng sapat na lakas para mailigtas ko si Giancarlo. Gagawin ko po lahat para mailigtas siya. Ano, kumusta na sina Giancarlo? Pinaglalamayan na ba nila si Guiseppe? Kasi silip ko lang. Tulog silang lahat. Boss, tama yung password na binigay sa'yo. Nagpasok na tayo. Umaga sa'yo, mahal na presidente. Walang yaga, Giancarlo. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi yan yung gusto kong pag-usapan natin. Wala na akong panahon makipag-usap sa'yo.
Nasaan ang anak ko? Siguro naman magkakaroon ko na ng panahon. Pag sinabi ko sa'yong napagan ako ng microchip. Nakakuha ko na ang password. Bigyan mo ko ng 1 bilyon dolyares para sa katahimikan ng bansang pinapunuan mo. At bakit naman ako papayag sa gusto mo? Ah, ayaw mo. O sige. Mamamatay ang anak mo. Kasambahin ng pagkamatay ng Pilipinas. Gusto mo talaga malaman kung anong kakayahan ko. Manood ka, mahal na presidente. Sasampo lang kita. Mr. President. Sabihin mo ang demands mo, Giancarlo. Bukod sa 1 bilyon dolyar. Na hinihingi namin ang ama kong si Alessandro, humihingi ako ng karagdagang 10 bilyong dolyar. Para hindi ko tuloy ang mga susunod kong hakbang. Anong ibig mo sabihin susunod na hakbang? Hindi ba sapat yung panggugulo na ginawa mo? Mahal na Presidente. Baka naman gusto mong sampulan ulit kita. Gusto mo bang makita lahat ng features na itong microchip? Anong gusto mong mangyari? Tawagan ninyo ang Secretary General ng United Nations. Hingan nyo ng pera ang bawat bansang kasabi nito para mabuo nyo ang 10 bilyon dolyares. Kung hindi, masasabugin ko lahat ng nuclear weapons sa buong mundo na kontrolado ng microchip. Mr. Secretary General, we have a situation.